from green to red, pinkish to red, yun, nagiging ganun pagka siya mahihinog na. Then red na po yung pinakahuli niya. Pag red na po yung kulay ng paminta. So, eto na po yung sinasabi ko sa inyo kung paano natin ma-maintain yung freshness. O dual action, pwede natin lagyan pa siya ng outer covering dito. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon po mga ka-neighbors. Finally for today, eto naman po ang topic natin. Meron po akong mga black pepper, peppercorn, or paminta po sa Tagalog. Eto po, marami siyang butil na tuyo na po. Ito po yung magiging topic natin. Pero bago po ang lahat, magpapa-thank po muna ako dun sa ating mga viewers and subscribers na patuloy na nag-review sa channel natin. Salamat po sa inyong support. And kung hindi pa po kayo nakakapag-like and share sa mga videos namin, paki-like na po. And hit the notification bell na rin po para kayo ay laging notified sa ating mga bagong uploads. Okay, sige po, proceed na po tayo sa ating topic na paminta. Okay, bigyan ko lang po kayo ng short description ng paminta pagka siya ay hindi pa tuyo. Bale, ang paminta is usually is a binding plant po. Ibig sabihin, gumagapang po siya. Karaniwan pong support ng paminta kapag nasa taniman ay either yung tuod o yung old wood po, yung natirang bahagi ng puno na kumbaga patay na. Yun po yung dati na ginagamit doon as support para po tumayo or lumago yung paminta. Doon siya itinatabi. Now, medyo nag upgrade na po. Doon na po siya doon sa mga kakwate, or kung familiar kayo sa kakwate or yung madre cacao na tinatawag po. Yung madahon na punong kahoy na siya yung ginagamit ngayon as support doon sa halaman. Buhay na puno na marami siyang dahon, na yung dahon kapag bumagsak sa lupa, nagsisilbi po siyang pataba ito sa puno ng binding na paminta. Ayun, so yun po yung kung saan siya itinatanim. Then, to describe po yung dahon niya, parang porting puso yung dahon niya, at parang dahon ng anthurium. Okay, yun po yung sa dahon. Then, yung bunga, usually, hindi ko alam kung nakakita na po ba yung iba or particular sila sa itsura ng paminta kapag siya ay sariwa pa. Maliliit po yun na butil-butil na in-group po na ganon, parang naka-bunch, from green to red, pinkish to red, yan, nagiging ganon pagka siya mahihinog na. Then, red na po yung pinakahuli niya. Pag red na po yung kulay ng paminta, that's the time na pwede na pong i-harvest. At yun po, pag hinarvest naman, isa sundry po siya. Tapos magiging ganito na po siya. Ayan, peppercorn na po or yung ating ginagamit na paminta. Pwede siyang gamitin ng buo at pwede rin siyang gamitin ng powder o parang granulated. Nasa choice po natin kung alin yung gagamitin natin sa particular na pagluluto. So ngayon, ang tanong, sa dami po ng ganitong paminta, kasi pag season po niya, mas mura siyang bilhin. Kaya, kumbaga, yung chance ng murang pagbili sa fresh na paminta, mas maganda kapag siya yung season po. Kaya, mas makakamura na, mas fresh pa. Yun ang bentahe po noon. Maramihan ngayon. Ang tanong, paano natin i-store ito sa dami ng ganito? Kasi ang paminta na ganito, in 3 to 4 months, nag-iiba na po yung lasa niya. Kumbaga yung quality ng lasa, from the time na siya ay fresh, naiiba po ang lasa. Ngayon, paano siya i-store? Eto po. Hindi naman natin kayang i-control yung pagkawala ng lasa.
So, eto na po yung sinasabi ko sa inyo kung paano natin ma-maintain yung freshness ng paminta. Gamit po ang simpleng bagay sa kusina na para lang tayong, kumbaga parang para lang tayong maglalaro kung tutuusin. Pero yun po ay napakalaking bagay para sa ating preservation nga nitong ating topic for today. Abale, gagamit po tayo ng transparent na plastic bottle. Bottle po ito ng soy sauce. Pero kung mapansin nyo, transparent po siya. Gagawa na lang po natin ng paraan, makover siya ng black para po hindi makapenetrate yung light sa loob, na isang way para mag-depreciate yung lasa ng ating pepper. So, proceed na po tayo sa ating gawain. Gamit po itong improvised panel. Nilagyan ko na po siya ng tape sa taliliran para siya ay tumayo na mag-isa. Ayan. Okay. Ipapasok na po natin itong ating dual action. Pwede natin lagyan pa siya ng outer covering dito. Ayan. Para completely ayan, ganyan lang po kasimpleng bagay na para lang kayong nag-art nung kayo ay mga bata or nung tayo ay mga bata kung paano maglalagay ng mga art paper using creativity para matakpan ng isang bagay. Para lang ganun po. Pero yun ay napakalaking bagay para doon sa ating pinepreserve na item. At ngayon, meron po akong ganito na almost kasing laki niya. Nakakita po ako ng ganito. So, sabi ko, pwedeng-pwede na ito kasi sealed na siya. Plus, meron ng outer covering na isa. Para po sa doubling protection, lalagay pa natin siya dito. Ayan, this way, tapos lagyan na lang po natin siya na rubber band dito kasi meron pa siyang isang bahagi sa taas na transparent. So, makakapenetrate pa rin yung light. So, ngayon, para ma-protectionan siya talaga completely, gamit po tayo na rubber band. Ayan. Parang lalagyan lang natin siya ng pinaka-ribbon dito sa taas. So, ganito lang po siya ganyan lang po kasimple. Para siyang, nagmukha siyang parang flower base na kulay yellow yung ibabaw. So, ayan po, napaka-usable ng ating ginawa kasi may protected na siya, doble pa ang protection na nilagay natin. Plus, napakadali niya pong gamitin kung kukuha tayo ng laman. As easy as i-open lang po natin yung pinaka-lid and isasalin lang natin na ganun. Ayan, meron na po tayo. Saglit lang, kumbaga napakasimpleng bagay nung ating ginawa pero talagang napakalaking bagay para sa ating item na pinapreserve. Kay soli ko lang po ito. Okay. So, yan lang po yung simpleng tip ko sa inyo para ngayong araw.
At sana po ay may napulot kayong something sa aking tip para sa mga mommy out there na siguro minsan nagiging challenge din, or kung minsan hindi sumasagi sa isip natin na may mga bagay na pwede tayong gawin para ma-preserve natin yung mga bagay-bagay na nasa kusina na napakalaking epekto sa ating niluluto, sa lasa. Yun mismo ang pinaka-naaapektuhan issue, lasa ng ating niluluto. Kasi, sabi ko nga, lasa po kasing, ayun, may nakuha ko isang term, parang lasang amag, though hindi naman ako nakakakain ng may amag. Yung bang parang lasang amoy ba? Parang ganon, parang nalalasahan nyo na rin tuloy. Parang ganon yung lumang paminta. So ngayon, eto po, assured tayo na meron tayong fresh na paminta, siguro mga 1 to 2 years. Yan. Okay, sige po, yan lang po for today. And sige po, bye-bye sa inyong lahat. Thank you po.